tingin ni Anna sa kanyang relo, nakita niyang 6:30 pa lang. Napangiti siya. Maaga na naman siyang nakadating sa eskwelahan. May oras pa siya para mag-review bago ang kanyang unang subject. Papunta na siya sa library nang may tumawag sa kanya. Anna! Anna! Napatingin si Anna sa likod niya. Nakita niya ang kanyang profesor na si Mr. Buenviaje. Isa sa kanyang bigating prof sa kanyang kurso. Good morning, sir! Bati ni Anna sa kanyang professor. Mukhang maaga din ang pasok ninyo. Oo nga, sagot sa kanya ni Mr. Bueno. Kasi hindi ko pa natapos tignan yung mga assignment na pinasa nyo kahapon. Nagka-brown out kasi sa amin. Ikaw, saan ang punta mo? Sa library po, sir. Mag-review lang po at baka may graded recitation sa klase ni Ma'am Roses. Okay. Natapat sila sa CR ng babae. Sige sir, mag-aayos muna ako bago ako mag-library. Nagulo ng hangin ang buhok ko eh. Nag-jeep kasi ako ngayon dahil puno yung mga sakayan sa FX. Okay, see you in class. Teka. Daan ka nga muna sa faculty room bago ka mag-library. Kung okay lang sa'yo. Okay po, sir. Kinawayan muna ni Anna ang profesor at sinabayan ng matatamis ng ngiti bago ito pumasok sa banyo. Si Mr. Bueno naman, pinanood muna ito. Talagang si Anna siguro ang pinakamagandang estudyante sa batch niya. Siya na nga marahil ang pinakamagandang estudyante sa lahat ng mga naturuan niya. Hindi naman siya masyadong matangkad. Katamtaman lang, morena at makinis ang kutis, lalo na ang kanyang hita. At kahit slim ang katawan, makurba ito sa tamang lugar. Hinding-hindi nagsasawa sa pagtingin si Mr. Buenviaje sa bilugang wet packs at medyo malusog siopaw ni Anna. At hindi lang tingin ang kanyang nagawa. Sa pag-ikot ng isip ni Mr. Buenviaje, naramdaman niyang nabubuhay ang kanyang Junjun. Gusto niya sanang sundan si Anna sa loob ng banyo, pero biglang may pumasok na iba pang mga estudyanteng babae. Ibale, sabi ni Mr. Buenviaje sa kanyang sarili. Habang paakyat ng hagdan patungo sa second floor ng building ng college, masosolo ko naman siya sa faculty room. Pagkatapos magbanyo ni Anna, inisip na niyang tumuloy sa library. Alam niyang may iba pang gusto si Mr. Buenviaje, maliban sa tulungan niya itong mag-check ng mga assignment ng klase niya. Dati na naman niyang alam na nagagandahan ang kanyang profesor sa kanya. Halata naman kapag pinagmamasdan kahit pasimple ni Mr. Buenviaje ang kanyang hita, ang kanyang wet packs o kaya naman ang kanyang siopaw. Mahilig ang kanyang prof na tignan ang kanyang hiwa ng siopaw tuwing nakayuko siya, kapag nagsusulat o kaya kapag nakatayo ito. Kung sa bagay, kahit papaano ay may itsura din naman si Mr. Buenviaje at walang asawa. Kahit pa naman may alam nyo na na merong makapagpaligay sa kanila sa isa't isa, eh wala namang masasaktan. At aaminin niya, aliligayahan din naman siya kapag may gagawin sila. Meron silang gagawin ng kanyang profesor. Magaling itong magpaligaya ng babae dahil marami na itong naramdaman na ganung pagpapaligaya noon pa man. Ay nako, si sir talaga, sabi ni Anna sa sarili at tinungo na ang faculty room. Pagdating niya doon, agad niyang napansin na wala pang tao. Baka nasa chapel pa at nagsimba mga prof, o kaya ay hindi pa talaga dumarating. Nakita niya agad si Mr. Buenviaje na nakaupo sa kanyang lamesa bago pa siya pagsabihan nito. Nilak na kagad ni Anna ang pintong pagpasok sa loob ng faculty room. Pinuntanan niya ang kanyang professor. Ano po ang gagawin natin, sir? Tanong ni Anna paglapit niya sa prof niya.
Nilapag niya ang gamit sa ibabaw ng lamesa nito. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Mr. Buenviaje. Tumayo siya at niyakap si Anna. Sabay diin na ang kanyang mapupulang labi kay Anna. Bahagyang nabigla si Anna at na... Ay! Nang kaunti, agad namang pumasok sa loob ng bibig niya. Ang alam niyo na ng prof niya. Hindi naman pumayag si Anna na ang prof niya lang ang gagawa ng ganun. Kaya minainam niyang bumawi doon at talaga namang hindi na napigilan na idiin din ang kanyang labi sa kanyang professor. Medyo naliligayahan na at talagang nakakaramdam na ng pag-iinit ang dalawa. Inigupan niya si Mr. Bueno na lalo talagang nagdulot ng init sa lahat ng sulok ng kwarto ng faculty. Gumapang ang mga kamay nito sa talaga namang nag-iinit na si Anna at talagang sinapo ang sopaw ng magandang estudyante. Pinigapiga niya ito at ang tayong-tayong pasas nito. Sabi ni Anna. Talaga namang hindi na niya napigilan. Ipinasok ni Mr. Bueno ang kanyang kamay sa loob ng panloob ni Anna. Hindi na talaga may kakaila at tayong-tayo na ang mga pasas ng dalaga. Binitawan niya si Anna. Grabe sir, sabi ng dalagang estudyante sa kanya. Umagang-umaga, ang kakatinyo. Inayos ito ang nagulong buhok. Ikaw din naman, Anna. Talaga palang walang oras na pinipili ang kakatihan mo, sagot ng prof ni Anna. Umupo ito sa silya. Hindi pa tayo tapos. Ano ang susunod nating gagawin, sir? Halika dito at lumuhod ka, utos ni Mr. Buenviaje. Pinapapwesto niya si Anna sa pagitan ng kanyang hita. Nang makaluhod na si Anna sa harapan niya, pinabukas nito sa dalaga ang kanyang suot na pangitaas. Pinaalis ang mga butonis at ang kanyang panloob. Ginawa naman ni Anna ang inutos ng kanyang profesor. Inalis na nga niya ang kanyang suot na pangloob. Nang hindi inaalis ang kanyang suot na pangtaas. Buksan mo na. Buksan mo na ang suot ko na pangibaba. Susunod na sinabi ni Mr. Buenviaje. Lumapit si Anna at dahan-dahang binaba ang suot na pambaba ng propesor. Kahit nakasuot na pangloob na lamang ito eh, nakita niyang sumilip na ang ulo ng taguro nito mula sa bewang ng suot nitong pangibaba. Hindi na hinintay ni Anna na magsalita ang guro. Nasilip na niya ang taguro ng profesor mula sa suot na pangibaba. Sinimulan niya ng hawak-hawakan ito. Taas, baba, taas, baba. Naramdaman niya ang init nito at ang unti-unting pagkabuhay ng kanyang, alam niyo na, ng kanyang taguro. Ang galing mo talaga, Anna. Ang galing mong magpakati, sinambit ni Mr. Buenviaje habang pinapanood niya kung paano hawak-hawakan ni Anna ang kanyang taguro. Sige, paligayahin mo pa ako. Gawin mo lang yung itaas at baba. Yun ang ginawa ng magandang estudyante. Hinigpitan pa niya na parang nasasakal ang alagang Junjun ng profesor. Grabe, hinawakan niya at talaga namang mabilis na mabilis ang pagtaas at pagbaba na nagdulot ng lalong pag-iinit ni Mr. Buenviaje. Kainin mo na yan. Kainin mo na ang jumbo hotdog, Anna. Kainin mo na. Talaga namang paligayahin mo yan. Utos nito sa estudyanteng maganda. Garalgal na ang boses nito dahil sa sobrang kati. Hindi na niya hinintay na sumunod si Anna. Hinawakan nito ang buhok ng dalaga ng isang kamay habang hawak ang kabilang kamay ang kanyang matigas at talagang buhay na Junjun. Napaaray si Anna
dahil nasa bunutan siya ng profesor. Ang pagkakataong iyon ang ginamit ni Mr. Buenviaje para naman talagang ipakain o talagang isubsob sa loob ng bibig ng dalaga ang kanyang taguro. Talaga namang tayo-tayo na parang batuta. Nabilaukan si Ana dahil sa biglang pagsubsob ni Mr. Buenviaje sa kanya. Hindi na niya napigilan at kanyang unti-unting naiaalis ang kalahati ng alagang taguro ni Mr. Buenviaje. Grabe, hindi na maipaliwanag ng guro niya ang talagang init na nararamdaman. Pinigilan siyang alisin ang kalahati. Naramdaman niya ang kamay nitong nakahawak sa buhok niya at talaga namang sinusubsob ang ulo niya pababa. Ang isang kamay ng prof niya, ang hawak ang baba niya at lalong binuka pa ang kanyang bibig. Para nalang matigil ang ganong gawain ni Mr. Buenviaje, pinilit ni Ana na masunod ang gusto ng kanyang guro. Talaga namang pinaligaya niya ang alagang Junjun nito. Pagkatapos ay kinain niya ito na para bang gutom na gutom at takam na takam sa jumbo hotdog. Hindi bumibitaw sa ulo ng dalaga ang profesor. At ang mga kamay ng kanyang profesor ay talagang hindi maalis sa buhok. Napasinghap ito sa sarap na naidulot ng pagkain sa jumbo hotdog niya. Nagawa naman ni Ana. Ay grabe! San mo natutunan yan ha? Tanong ni Mr. Bueno sa kanyang magandang estudyante. Ang galing mo. Sige, kainin mo ng buong buo ang jumbo hotdog ko. Hindi napigilan ni Ana na alisin muna ang kalahati ng jumbo hotdog ng kanyang profesor. Hawak pa siya nito sa ulo, pero hindi na siya pinilit na kainin ng jumbo hotdog nito. Para makasigurado, hinawakan ni Ana sa may ibaba ang puno o ang ulo ng taguro ng prof niya. Ang isa namang kamay niya ay tinaas baba sa parte ng meatballs ng guro. Tapos hindi na rin napigilan na talagang kinain na niya ulit ang taguro nito. Pinalagaya sa pamamagitan ng bibig at nagsimulang magtaas baba. Pikit matang ninanamnam ni Mr. Buenviaje ang sandaling iyon. Ang ligayang ginagawa ni Ana at talaga namang ang init at kati na nagdulot o nangingibabaw sa apat na sulok ng silid na yun. Talagang hindi matatawaran ang ligaya na dulot ng magandang estudyante niya. Marami-rami na rin ang napaligayan niyang estudyante. Pero aaminin ni Mr. Buenviaje, nakakaiba talaga si Ana. Tinignan niya ang ginawa ni Ana. Pinanood niya habang kinakain ang jumbo hotdog nito. Taas baba ang ulo nito. Pinakain niyang mabuti ang kanyang jumbo hotdog at talaga namang hindi na rin maintindihan ni Ana ang kanyang nararamdaman na init. Pulang-pula ang kanyang mukha. Patuloy pa rin ang paghawak ng dalaga sa meatballs ng kanyang guro. O di kaya iyon naman ang kanyang sisimulang kainin ang meatballs na yun. Imbis na ang ulo ng jumbo hotdog. Sinikap ni Ana na mag-enjoy ang kanyang guro. Inalala niya kasi na pag hindi ito masarapan ay baka matagalan pa sila ulit at mahuli kapag may ibang dumating na profesor. Ngunit habang kinakain niya ang jumbo hotdog ni Mr. Buenviaje, unti-unti ay nakaramdam na rin siya ng kati. Binitawan niya ang meatballs ng profesor at hinawakan naman niya ang kanyang nakabuyang-yang na dalawang malalaking siopaw. Pinigapiga niya ang dalawang matikas na pasas ng dahan-dahan hanggang maramdaman niyang tumatayo at talaga namang buhay na ang kanyang pasas. Pinisil-pisil at kinurot-kurot ng marahan. Napangiti si Mr. Buenviaje nang makita ang ginagawa ni Ana. Ibig sabihin lang noon, iyon na ang hudyat na nagiinit na siya. Dalawang kaway niya hinawakan ang jumbo hotdog.
at dalawang kamay rin hinawakan ng kanyang propesor, ang naglalakihang sopaw ni Anna. At sinabayan pa ni Anna ng pagtaas-baba ng kanyang bibig sa talaga namang umaatikabong at buhay na junjun ng kanyang profesor. Napasinghap ng bahagya si Anna at pinikit ang mga mata habang pinapaligaya ng prof ang kanyang bibig. Tinabla na nga ang magandang estudyante. Lalong ginanahan si Mr. Buenviaje sa pagpapaligaya sa bibig ni Anna. Binilisan niya ng binilisan ang talagang pagpapaligaya dito. Naramdaman niyang malapit na ang kanyang katas krema. Matapos lumabas ang katas krema ni Mr. Buenviaje, ay sumunod namang nagsalita si Anna. Sir, malapit na rin ang katas krema. Andiyan na. Galingan mo pa, sir. Bilisan mo pa. Matapos nun, ay hindi na rin napigilan ni Anna na bumulwak na ang kanyang katas krema. Matapos nun, ay nagyakapan sila ng kanyang propesor at napagkasunduan na itago na lamang ang nangyari sa kanila noong araw na yun. Dumipas ang mga ilang araw at parang walang nangyari sa dalawa. Nanatili pa rin silang formal sa isa't isa at nagbabatian ng kanyang propesor. Hanggang dito na lang po muna ang istorya na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang inyong letter sender na si Anna